Ang lalaki, ang lalaki, hindi lang ang babae nagme-menopause, ang babae nag-andropause. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang lumalalang init ay dulot ng global warming at greenhouse effect. The greenhouse gas from air pollution and tons of non-biodegradable garbage contribute to the greenhouse effect. Magugulat kayo kung ano ang 70% ng basura natin. May report tungkol dito ang CBN Balita ngayon. Tinatayang 2.45 milyong tonelada ng basura ang nanggagaling sa National Capital Region. Base sa pag-aaral ng World Bank, pwede pa itong lumaki sa 3.14 milyong tonelada pagdating ng 2010. At alam niyo ba, malaking porsyento ng basura sa payatas ay ang mga gamit na sanitary napkins. Ayon ito kay Annette Papa, convenor ng Bangon Kalikasan Movement. Very modest estimate na yung 70%. Ang mga natitira doon, yung sanitary napkin, used sanitary napkins at saka disposable diapers for adults and babies. Dahil sa instant mentality ng mga Pilipino, nasanay ang karamihan na tangkilikin ng mga produktong madaling mabili at gamitin, tulad ng disposable sanitary napkins. Malaki ang epekto nito sa ating kalikasan, ayon sa environmental lawyer na si Ipat Luna. Pag pinagsama-sama mo kasi yung sa dami ng tao, sa dami ng kababaihan, tapos sa araw-araw na pagpapalit, tumatambak yung kasamaan niya. Ang simpleng pagtatapon ng gamit na sanitary napkin ay nakadadagdag sa nakalalasong hangin na nanggagaling sa mga tambakan ng basura. Pataas naman yung usok, methane gas emissions, heavy metals na nagpapainit ng temperature ng mundo, global warming. It's the antithesis, ito yung opposite ng creation, destruction ito. Pagkasira. Para makatulong sa kalikasan, mas pinili ni Ipat na gumamit ng reusable napkin o pasador. Komportable yung reusable. Komportable yung pakiramdam ng tela na organiko sa katawan. Parang bahagi lang yan ang suot-suot mo. Samantalang yung mga produkto, kung ano-ano pang gels, scents ang nilalagay dyan, tsaka yung plastic, tumutusok yan sa balat eh. Minsan makate. Madalas makate. Yung ginagamit na napkin na nabibili sa mga tindahan, nasa loob nun ay recycled paper. Hindi naman pala cotton, although wala kala ko cotton. At nababalutan ito ng plastic. So, ang plastic ay mainit, tapos ang recycled paper pag nagnisis, makaka-infect yan dun sa genitalia ng babae. Sa katunayan, pwedeng magtahiyang kahit sino. Yung lampin ng bata, cloth diapers ng bata, pwede mong itupi lang yun. No? Nakakadiri rin naman yung itatapon mo eh. Hindi lang ikaw ang magkakaroon ng responsibilidad. Ibang tao. Bukod doon, pag nakakakita ako sa TV, yung mga bata na nangangalahig, hinihiwalay nila yung maaari nilang pakinabangan sa hindi. Para naiisip ko na kung ako madidiri, tapos sila, mga ngalahig sila, at itatapon ko yon kung saan sila nangangalahig. Nakakasama ng loob, dugtong-dugtong ang bituka natin eh. Kaya't ang hamon ng mga environmentalists sa mga kababaihan, muling bumalik sa kinagisnang natural na paraan ng pagharap sa buwan ng dalaw. Bukod sa maiingatan nila ang kanilang kalusugan, matutulungan pa nila ang inang kalikasan. Imagine yung dami ng disposable pads na magagamit ng isang babae hanggang sa pag-menopause niya. And you know, Connie, menopause, it's...